Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng sumusubaybay sa salitang law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay araw ng linggo, ika-apat na linggo sa panahon ng Adbiyento, at ang ating pong pagninilayan sa araw na ito ay mula po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, mga talata 26 hanggang 38. Ang ating pong ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagdadala ng mabuting balita ng Anghel Gabriel sa ating mahal na Berheng Maria, o yung tinatawag po nating Annunciation to Mary. Kung kayo po ay nagsimba noong nakaraang Biyernes, ang ating pong ebanghelyo noong Biyernes ay tungkol sa pagdadala ng mabuting balita naman sa ating poong San Jose. At ano ang sabi, huwag kang matakot, Jose, napakasalan si Maria, sapagkat si Maria ay nagdadalang tao lalang ng Espiritu Santo. Ngayon naman, sa ating ebanghelyo, ay ating mapapakinggan ang pagdadala ng mabuting balita ng anghel sa ating mahal na Berheng Maria. Kaya siguro napakaganda na ating pong pagninilayan sa ika-apat na linggo sa panahon ng Adbiyento ay yung tatlong mahalagang salita na binitawan ng Anghel Gabriel sa ating mahal na Berheng Maria. At ano po itong mga salitang ito? Una, matuwa ka. Pangalawa, ikaw ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At pangatlo, sumasa iyo ang Panginoon. Unang bagay, matuwa ka. Isa po siguro sa napaka mahalagang grasya kay Maria ay yung pagkapili kay Maria bilang ina ng Diyos. Kaya't sino nga po ba ang hindi matutuwa? Sino nga po ba ang hindi magagalak? Sa dinami-dami ng mga babae sa Jerusalem, si Maria ang napiling maging ina ng Diyos. At ito po'y isang kagalakan, ito po'y isang katuwaan para sa isang ina na siya'y biyayaan ng supling. Subalit para po kay Maria, hindi lamang po isang ordinaryong supling ang kanyang ipagdadalang tao, kundi anak ng Diyos. Kaya nga ta, ito yung pambungad na pananalita ng Anghel Gabriel kay Maria. Matuwa ka, Maria, sapagkat marahil sa napakaraming babae sa buong mundo, ikaw ang inihanda at pinili ng ating Panginoon. Pangalawa, ikaw ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ito po ay may koneksyon doon sa tinatawag na Immaculada Conception. Bakit? Sapagkat ang ipagdadalang tao ni Maria ay hindi po isang ordinaryong sanggol, kundi anak ng Diyos. At para po maging kalugod-lugod si Maria, ay kinakailangang ihanda si Maria bago pa lamang siya maging tunay na ina ng anak ng Diyos. Kaya si Maria po ay ipinaglihi ng kanyang inang si Santa Ana na walang bahidungis ng kasalanan. Kaya nga ang tawag natin kay Maria ay Immaculada Conception. Ibig sabihin, walang bahidungis ng kasalanan. At ito po'y isang paghahanda kay Maria upang sa ganon ay maging karapat-dapat siyang tahanan, maging karapat-dapat siyang luklukan, maging karapat-dapat siyang tabernakulo ng anak ng Diyos. Kaya nga't si Maria ay kinakailangang maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At dahil dito, si Maria ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil una, naging mababa ang kalooban ni Maria at nagkaroon si Maria ng kahandaan na tumanggap sa plano ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At ang pangatlong salita na binanggit ng Anghel Gabriel kay Maria,
suma sa iyo ang Panginoon. Siguro po ay walang ina na makapagsasabi na madali ang maging ina. Ito po isang ordinaryo pang bata kung ang pag-uusapan niyo yung pagiging ina. Pero kakaiba po sa pagiging ina ni Maria, sapagkat si Maria po ay magiging ina ng anak ng Diyos. At alam din ng anghel kung gaano kalaki ang responsibilidad at bigat ng obligasyon na ibinigay kay Maria. Kaya sinabi ng anghel kay Maria na suma sa iyo ang Panginoon. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kasama mo ang Diyos. Ito po yung lagi nating sinasabi kapag mayroon po tayong mahal sa buhay na umaalis, at lagi po ang sabi natin ay mag-ingat. God bless you. Ibig sabihin, mag-ingat, suma sa iyo ang Panginoon. Kaya nga ito rin po yung sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria. Maria, nauunawaan namin na napakabigat ng responsibilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Subalit huwag mong kalilimutan, suma sa iyo ang Panginoon. Kaya nga po hindi po nakakapagtaka na tama lamang yung sinabi na mayroon pong isang dalaga na maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at ito po'y tatawaging Emmanuel, nang ibig sabihin ay suma sa atin ang Diyos. Mga kapatid, ngayon po tayo ay palapit ng palapit sa araw ng ating katubusan, palapit ng palapit sa araw ng pagsilang ng ating manunubos. Nawa po ay maging katulad po tayo ni Maria na magkaroon ng kahandaan na tukdin ang kalooban ng Diyos, bagamat ang mga kaloobang ito misa na hindi natin maintindihan at hindi natin maunawaan. Subalit tatandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay suma sa atin, ang Diyos ay mananatili sa atin.